So, dito nga po ano mga kalingap mga ka-EDSAVE, yan say pakipot daw at maarte. So, yan po yung ating pag-uusapan po mamaya mga kalingap mga ka-EDSAVE. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito sa mga bago pa lang po sa ating munting channel, huwag po natin kalimutang suportahan ang ama ng kalingap Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. At paunawa, panoorin po muna ang full video bago mag-comment para malaman ang nilalaman nito. So, dito nga po ano mga kalingap mga ka-EDSAVE, yan say pakipot daw at maarte. So, yan po yung ating pag-uusapan nga po ano mga kalingap mga ka-EDSAVE, ano. Grabe din po yung nga nag-comment na ito, no, na sinasabi nga po nga pakipot itong si Viancé at maarte, ano. So, ano po ba ang gusto nila dito kay Viancé? Yung mag-easy to get siya, yung magpahalik siya dito kay Kalingap Edo, magpaakbay siya, magpayakap, yun ba ang gusto nilang gawin ni Viancé para matigil na yung mga basher na ito? Wala kang mapupuntahan eh, no, dito sa mga nagko-comment na ito na mga basher nga po ni Viancé, ano? Dahil kapag itong si Viancé naman, sinagot na agad itong si Kalingap Edo, sasabihin malanti, 'di ba? Yun nga, may mga nababasa nga po tayong mga comment nga po, ano mga kalingap, na malandi daw itong si Viancé. Ano yun, porke hinahawakan ni Kalingap Edo yung kamay ni Viancé, malandi na, diba? Eh, hawak pa lang yun, diba? Ni hindi nga nayayakap pa ni Kalingap Edo itong si Viancé, sasabihin malandi na, dun sa paghawak-hawak pa lang nila ng kamay ni Kalingap Edo, diba? Tapos sasabihin nila ngayon na pakipot. Wala kang wala kang mapupuntahan ano dito sa mga basher ni Viancé. Tapos syempre at saka itong si Viancé nga po ano mga kalingap, wala pa po ito sa tamang edad. Kaya naman itong si Kalingap Edo ay ingat na ingat nga po dito kay Viancé, na syempre alam ni Kalingap Edo na wala pa sa tamang edad nga po ano itong si Viancé. At saka marami po tayong nababasa nga po nung nakaraan na sabi kumbaga itong si Viancé daw wala pa sa tamang edad, bakit daw ipinartner dito kay Kalingap Edo na matanda na, diba? Eh alam naman po natin na teleserye lang po yan, kumbaga pampagood vibes lang, diba? Yung iba kasi as in sineseryoso nila eh, no? Eh yung nga tambalang EDSAVE, kumbaga pampagood vibes lang yung mga ginagawa ni Kalingap Rab na mga teleserye, pampagood vibes lang po yan. At kung sakasakali man po na kumbaga magkaigihan sila, edi sabi nga po ni Kalingap Rab, bonus na po yan, ano? Kumbaga nasa sa kanila na yan. At saka ito kasing si Viancé, ano mga kalingap, hindi naman siya yung easy to get, ano, na porke crush niya itong si Kalingap Edo, eh sige-sige na, di ba? Kumbaga sige-sige na yung nagpapayakap na siya, nagpapahalik, di ba? Hindi naman po ganun si Viancé nga po. At saka yung sinasabi nga po nila na kaya daw bumaba nga daw po ang views nitong si Viancé dahil nga po dito na maarte daw itong si Viancé at malanday at saka pakipot, ano? Ikinukumpara po nila yung views ng Jomcar sa EDSAVE. Eh ang EDSAVE kailan lang yan, 'di ba? Part 38 pa nga lang eh. Eh ang Jomcar part 52 na. Saka wag po nating ikumpara yung mga love team, ano? Kasi iba-iba po yan eh. Iba yung galawan ng Jomcar, iba ang galawan ng Cedros. Iba rin yung galawan ng EDSAVE, 'di ba? Ang EDSAVE, kumbaga yung kahit na tingin hang ano yun, kahit na yung sa simpleng tinginan lang nandun na yung kilig, yung mga ganyan, diba? Kung may kanya-kanyang ano sila eh, talent ba, diba? Sa Jomcar naman ano, may kumbaga sa kanila yung kulitan, no? Itong si Carla at saka si Jomar, kulitan naman yung ano sa kanilang dalawa, diba? Yung andyan yung pinapasayaw ni Carla itong si Kuya Jomar at saka pinapakanta. Sa EDSAVE naman, kumbaga sa mga salita, no, di Kalingap Edo, tapos ano yung bagang tinginan, yung sa pakilig naman po nila, yung bang napapakilig na po tayo sa tingin, kahit nga sa tinginan pa lang eh, di ba? Napapakilig na po tayo ng tambalang EDSAVE. Kaya grabe naman yung nagsasabi na to na pakipot daw itong si Viancé. Ano naman kayang gusto niya? Yung itong si Viancé, mag easy to get na kumbaga yung siya na mismo yung yung gagawa ng paraan para makayakap si Kalingap Edo, yung ganyan, 'di ba?
Eh, alam naman natin itong si Kalinga Pedo diet. Eh, kasi itong si Kalinga Pedo din ay iniingatan niya itong si Beyonce dahil alam po niya na itong si Beyonce ay wala pa po sa tamang edad. Tapos sasabihin maarte. Siyempre, 'di ba? Kahit sino naman, 'di ba? 'Yun bang crush mo lang noon tapos biglang nga naging love team mo, 'di ba? Sino ba naman ang hindi mahihiya, 'di ba? Kahit sino naman siguro na yung crush mo lang, hinahangaan mo lang noon. Tapos bigla-bigla na lang na makaka-love team mo, 'di ba? Siyempre kahit sino naman na makaka-love team yung crush niya eh mahihiya, 'di ba? Hindi po 'yun kaartehan yung mga ganun, ano? Tapos yung sinasabi pa nila na itong si Beyonce daw puro lang tawa. Noong una 'yun dahil siyempre nahihiya pa siya, ano, dito kay Kalinga Pedo. Pero ngayon nakita naman natin yung pag-improve ni Beyonce. Na kahit papaano, lagi na rin po siyang sumasagot, lagi na po siyang nagsasalita. Minsan siya pa nga yung nangunguna, di ba? Saka kita nyo naman, di ba? Ang laki na ang pinag-improve ni Beyonce dahil nga may time na nagbibiro na din po siya, di ba? Siya na yung nagjo-joke minsan dito kay Kalinga Pedo. Di ba? Yung mga toxic lang na to, yung mga nag-iisip ng hindi maganda dito kay Beyonce, no? Pero yun nga po, ano mga Kalingap, mga kids, eh. Kumaga, binigyan lang po natin ng reaction nito, no? Yung nag-comment na ito. Kasi naiinis din ako, no? Yung nung time na nabasa ko nga po yung sasabihin na pakipot daw itong si Beyonce at maarte, di ba? Kaya bait-bait na yun ng bata na ito. Hindi mo nga nakitaan na nagbago, di ba? At least si Beyonce, kung ano siya noon, ganun pa rin siya hanggang ngayon. So, yan po ano mga Kalingap, mga Edsy. Ano po yung masasabi nga po ninyo, ano? Dito sa nag-comment na ito at sinasabi nga po nga pakipot at maarte nga daw po itong si Beyonce. Kaya po, humina yung kanilang views nga po, ano? So, yan po ano mga Kalingap, i-comment nyo lang po sa ibaba at babasahin po natin isa-isa.